Shoutout muna tayo kina Denmark Espinosa, Jaisel Pilas, Daven Clark Bagaw, Clark Silverio, at Yis Bancolita. So sa video nating ito ay dadaanan natin ang full summary ng chapter 1013 na pinamagatang Anarchy in the BM. Nakuha ko nga pala ito sa Reddit na nagmula naman kay Redon sa website na Arlong Park Forums. Bago ang lahat, balikan muna natin yung mga main points ng chapter 1012. Nakita natin yung scabbard sa chapter na iyon kung saan sila ay naghiwa-hiwalay na para pumunta sa mga lokasyon kung saan sila makakatulong. Si Kinemon at Kiku ay papunta sa lokasyon nila Momonosuke at Shinobu. Si Nekomamushi ay nag-detour papunta sa lokasyon ng taong may kasalanan sa pagkamatay ni Pedro, which is si Perospero nga. Si Izo at Kawamatsu naman ay kasama ni Sanji at Zoro ngayon na papunta sa live stage. Nakita din muna natin yung lokasyon nila Momonosuke kung saan si Yamato ay nagpapakita ng kagustuhan na sumali sa laban. Bago nga siya umalis ay gumawa siya ng manika na hinango kay Momonosuke bilang decoy. Iniwan niya din yung journal ni Oden kay Momonosuke na nakita naman natin na binabasa nito. Nalaman nga din natin yung nangyari kay Law, Zeus at Zoro after nilang mag-teleport at kung paano nila na-meet si Sanji. At ang pinakahuling nangyari sa chapter ay yung naging pagharap nila Big Mom at Ulti na sinamahan pa ni Nami. Matapos saktan ni Ulti si Otama, dito nga ay nagalit si Nami at inatake niya ito kung saan nagtapos yung chapter. Bali yan nga yung chapter 1012 and mag-jump in na tayo sa full summary ng chapter 1013. Ang pamagat nga ng chapter 1013 ay katulad lang din ng sinabi sa spoilers. Ito nga ay tinawag na Anarchy in the BM. Hanggang ngayon hindi ko pa din ma-decipher kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng title about sa nilalaman ng chapter. Alam naman natin yung ibig sabihin ng Anarchy pero parang wala talaga itong connection sa nilalaman. Wala lang, gusto ko lang din siyang problemahin. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa last video natin, posibleng yung tinutukoy ng title ay yung pagkakaroon ni Zeus sa wakas ng kalayaan mula sa authority ni Big Mom. And yan nga yung makikita natin sa chapter na ito. Sa cover page naman, makikita natin si Zoro at Sanji. Malamang siguro reminder ito na magkakaroon tayo ng madaming interaction between Sanji at Zoro simula ngayon kasi nga magkasama sila. Lalo na kay Sanji, kumbaga siya nga yung nagbabantay kay Zoro ngayon. Sa cover page makikita natin si Sanji na may kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay na nakahanda o nakaredy na makipaglaban sa isang pating na hango kay Zoro. Kasi nga ito ay may tatlong swords and meron siya yung benda sa katawan ni Zoro, parang ganon. Habang si Zoro naman ay natutulog sa sofa. Mukhang ganito nga yung mangyayari, si Sanji ay makikipaglaban habang si Zoro ay nasa likod niya na nakabenda na hugis cross habang natutulog. Parang yun yung gustong ipahiwatig ng cover page. Bali yun na nga, magsisimula nga yung chapter 1013 doon din sa pinakahuling nangyari sa chapter 1012 after ng ginawang atake ni Nami kay Ulti. Dito sinabi ni Usopp kay Nami na wala silang kakayahan na makasabay o maging manalo laban kay Ulti o kahit pa kay Big Mom, kaya dapat na silang tumakas. Pero sinabi ni Nami na hindi siya tatakbo dahil nga kay Otama. Then nakatayo nga kaagad si Ulti mula sa pinsala ng atake ni Nami, sabay sugod dito. Pero sumubok ulit si Nami ng atake, which is yung tornado tempo. Pero nailagan din ito ni Ulti. Habang kapit na nga ni Ulti si Nami, dapat nga dudurugin na niya ito gamit yung kanyang headbutt. Hindi nga nangyari dahil kay Big Mom. Si Big Mom nga ay nagsimula na ng kanyang atake kung saan pinagsama-sama niya yung kanyang mga homie na sina Napoleon, Prometheus at Hera para bumuo ng isang armas na mukhang kanon. Ayon dito sa summary, base ito sa mga armas na nasa Godzilla movies. Yung bagong armas na ito ni Big Mom ay nakakapagtira ng beam o ano paman na tinawag niyang Master Cannon Roaring Light Gun. Ito nga ay isang napakalakas na beam na tumagos sa tiyan ni Ulti. Naging unconscious si Ulti at unti-unti itong bumagsak sa lupa. Mukhang pwede nating sabihin dito na patay na si Ulti kasi base dito sa spoilers, tumagos sa tiyan ni Ulti yung atake. Remember yung isa pang character na tinagusan din ng atake. Tinagusan ng kamaong magma, di ba? So patay na nga siya ata siguro.
yan ay speculation ko lang naman. Then ni-reveal din sa atin dito ang itsura ni Hera, which is nga yung bagong homie ni Big Mom. Well, nag-expect ako na mukhang kuryente ito or whatever na thunder-like, pero mukhang nag-stick pa din ito sa pagiging isang ulap kagaya ni Zeus. And yung kaibahan lang, si Hera ay katulad ng ulap dito sa Wano Country, and siya ay babae. Sobrang masaya nga dito si Napoleon at Prometheus. Sinabi pa nila na mas may pagkakaisa pa sila o parang nagkakaintindihan sila ngayon kaysa noong si Zeus pa yung kasama nila. At hindi pa nga daw nila mapupull off yung atake na ginawa nila ngayon kung si Zeus yung kasama nila ngayon. Ni-reveal din dito na yung hiniling talaga ni Prometheus noon is si Hera. Sinabi niya na gusto niya ng isang girlfriend. Pero itong nakuha niyang GF ay walang pakialam sa kanya dahil si Big Mom lang yung gustong sundin ito. Then habang tumatakbo si Nami ay nakita nga niya sa sulok si Zeus na malungkot habang nakatingin na masaya sina Big Mom kasama yung pinalit sa kanya. Hindi ito pinansin ni Nami kasi naiinis pa din siya kay Zeus. Then nakita nga siya ni Big Mom at humingi ng tawad si Zeus dito. At sinabi pa niya na natutuwa siya dahil may panibagong homie silang kasama. Pero sinabi ni Big Mom na hindi na niya kailangan si Zeus at inutusan niya si Hera na kainin ito at mag-power up. Naginawa naman ni Hera at unti-unti niyang kinain si Zeus. Then sa background, nag-uusap si Napoleon at Prometheus tungkol sa kapabayaan ni Zeus dahil hinayaan itong malaglag si Big Mom sa Onigashima at ito nga daw ay walang dulot sa kanila. Pagkatapos ay bumalik yung atensyon ni Big Mom kay Otama. Kinuha niya nga ito mula kay Usopp at sinabi niya na masamang pirata yung mga Straw Hats at dapat na ito ay huwag sumama sa kanila. Tapos makikita na si Zeus ay umiiyak at humihingi ng tawad kay Nami habang ito ay nakawala pa kay Hera. Sinabi ni Zeus na walang kahit sino ang naging mabait sa kanya tulad ni Nami at sa huling pagkakataon para siya ay mapansin ni Nami, siya ay magre-rebelde kay Big Mom. Siya nga ay naging isang Black Thunder Cloud at biglang sinimulang atakihin si Big Mom. Pero sa kinasamaang palad ay walang awa at sobrang bilis na pinipini Big Mom gamit yung kanyang kamay si Zeus. Then kinuha nga ni Big Mom yung kaluluwa nito at pinakain kay Hera. Dito nagsimulang maawa si Nami kay Zeus at sinubukan pa niyang pakainin ito ng Black Balls para nga ito ay mabigyan ng lakas para tumakas. Pero huli na nga yung lahat dahil wala nang buhay si Zeus. Nagmadali si Hera na kainin nito pati na rin yung mga Black Balls ni Nami. Mukhang maging si Zeus ay patay na din. Ito nga yung sisira sa ideya na magiging alaga o magiging kasamahan ni Nami si Zeus in the future. Nakakalungkot lang isipin. Anyway, double kill nga ito. Or triple kills nga kumbaga. Kung isasama pa natin si Page 1, diba? Grabe dito si Big Mom. Pero mabuti na lang sa gitna ng komosyon na ito, nabalik si Otama kina Nami. At sinabi nito na ito na yung oras para tumakas sa kanila. Tinanong nito si Otama kung bakit ito tumatakbo palayo sa kanya. Tapos sabi pa ni Big Mom na nagagalit siya sa mga tao na lumalayo sa kanya. At kailangan niyang patayin yung lahat ng mga gagawa nun sa kanya, kahit na bata pa. Then susubukan nga dapat ni Big Mom na umatake kay Otama, Nami at Usopp nang itaas na niya si Napoleon. Biglang dumating si Kid sa eksena at pinigilan nga nito si Big Mom. Then hinablot niya yung ulo nito gamit yung kanyang atake na Punk Gibson sabay hagis sa lupa. Sinabi ni Kid na lumayo yung Straw Hats dahil sa kanya si Big Mom at siya yung tatapos dito. After ng intense na entrance ni Kid, napunta naman tayo sa rooftop. Dito nga eh hindi maganda yung mga nangyayari. Si Kaido ay nasa kanyang human form habang nakahawak sa kanyang ulo na parabang may headache siya after ng laban. Sinabi niya na alam niyang ganito yung mangyayari noong una pa lang, na si Luffy nga ay isang bata lang na lumakas sabay naging mayabang at sumugod sa kanya. Sinabi pa nga niya na yung mga tao ay hindi talaga nawawala ng pag-asa at yun daw yung maling nagawa niya dahil siya ay naging excited dito na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dapat una pa lang tinapos na niya si Luffy nang hindi na umasa sa kanya yung lahat na mananalo ito laban sa kanya. Yan yung sinabi ni Kaido. Habang sa susunod na pahina, makikita natin si Luffy na walang malay na nahuhulog mula sa isla ng Onigashima na lumulutang papunta sa hindi natin alam kung sa dagat ba o sa lupa. Diyan na nga nagtapos yung chapter 1013. Well, yan lang naman lahat. Bali yan nga yung full summary ng chapter 1013. Pag nirelease na yung full scans, ay isasagawa nga natin yung full analysis ng chapter na ito. So ano sa tingin nyo, maganda ba yung chapter ngayon? Well, ishare nyo na lang yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!